Actually, the number one threat to the country, hindi Abu Sayyaf, hindi yung mga terorista of no value. Itong high value targets, ito yung mga komunista. Kaya ang utos ko talaga sa armed forces, sa sundalo, pakan mo. Ito ang maaanghang na pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte laban sa New People's Army matapos ang patuloy na paghahasik ng karahasan ng komunistang grupo sa gitna ng pandemya. Matatandaang nagugat ang pagkadismaya ng Pangulo kasunod ng ilang insidente ng pagkakapaslang sa puwersa ng gobyernong tumutulong sa pag-transport ng pagkain at ayuda sa mga apektadong komunidad. Maliban sa giyera ng pamahalaan contra Muslim secessionist groups, saksi ang isla ng Mindanao sa mabigat na problema sa insurensiya, nagdaan ng maraming dekada, hindi pa rin tuluyang nasusupil ang pagpapakalat ng communist groups ng maling ideolohiya. At kahit na may pandemya, tila hindi nila ito pinalalampas. Noong Abril, sa bayan ng Siayan sa Zamboanga del Norte, inatake ng NPA ang mga hukbo ng gobyernong nagkoconduct noon ng anti-COVID-19 information drive. Batid ng pamahalaan na walang pandemyang makahihinto sa panggugulo ng New People's Army. Kaya sa pangunguna ng mga kasundaluhan, pinaigting nito ang pagdakip sa mga miyembro ng rebelding grupo. Sa Tampilisan, Zamboanga del Norte, napaslang sa inkwentro ang top NPA leader na si Leonido Nabong noong Nobyembre. Sa Tandag City, Surigao del Sur, napatay nitong buwan lamang ang spokesperson ng National Democratic Front Mindanao na si Alvin Loque o alias Joaquin Jacinto matapos manlaban at makipagpalitan ng putukan sa otoridad. Samantala, sa inkwentro sa pagitan ng makakaliwang grupo at ng tropa ng pamahalaan, libo-libong kasundaluhan na rin ang nasawi. Makikita mula sa opisyal ng record ng Armed Forces of the Philippines na higit 3,300 na sundalo na ang pinaslang ng NPA mula 1975 hanggang Hunyo nitong taon. There will be no ceasefire ever again under my term ko pagka-president. For all intents and purposes, yung ceasefire is dead. Walang ceasefire na magaganap. Ito ang mga binitawang salita ng Pangulo sa kanyang public address 2 linggo bago sumapit ang Pasko. Parehong sentimiento ang inihayag ng maraming lokal na opisyal ng gobyerno sa Mindanao, kabilang ang gobernador ng Davao Oriental na si Governor Nelson Dayanghirang. Kasabay kasi ng pahirap ng pandemya, iniinda pa rin ang kanilang lalawigan ang presensya ng komunistang grupo sa kanayunan. Katunayan, noong April 11, 5 NPA members ang umatake sa hukbo ng 67th Infantry Battalion na nagkukondak ng security patrol sa barangay Mahanub sa bayan ng Baganga. Matapos magsumbong ang mga residente na pinipilit sila ng armadong komunista na ibigay sa kanila ang ayudang natanggap mula sa gobyerno. Sinundan pa ito ng 3 araw na pag-atake upang masawi ang 2 sa mga rebeldeng nakipaglaban sa militar. Noong Hulyo naman, napatay ang isang leader ng NPA matapos makipagbakbakan sa militar sa bayan ng Lupon, bahagi pa rin ng Davao Oriental. Nadakip naman ang isang rebeldeng kasama nito. Ang mga insidenteng ito ang lubos na nakadismaya kay Governor Dayanghirang na anya'y malinaw na paglabag sa ceasefire agreement sa mga rebelde ngayong may pandemya. Kaya mariing giit nito, tapusin na ang ceasefire at wakasan na ang problema sa insurensiya sa kanilang lalawigan. Hindi po magdedeklara ng truce ang government ngayong holiday. Ito ba yung dapat na direksyon ko para sa provincial government ng Davao Oriental? Actually, ikakatuwa ko kung mangyayari yan. Kasi for so many times, naging disadvantage ng government. No? Tinitake advantage naman ng mga CPP, NPA yung panahon na may ceasefire o kaya pisto. But this is Christmas, forgiving, for allowing Christians to unite. Yeah, ang problema naman ho is tinitake advantage nila. Siyempre, pag panahon ng ceasefire o kaya pisto, no?
hindi allowed ang military to deploy mga sundalo natin. So ibig sabihin nakakagala sila ng normal, okay. No? Eh that's a time na mas napapalakas nila yung kailang hanay. Okay. So you're saying they are taking advantage of the situation. Pinapalakas. Other than that, ano pa ang nakikita mo na ginagawa nila when ceasefire has been implemented? Actually, una, pinapalakas nila yung kailang masa. Yun yung time nila na pwede silang mag-recruit ng mga regular forces nila. Especially in Davao Oriental, ilang bisis na naming na-witness yung problema na yan. No? So sa amin dito, talagang nirecommend namin kay Presidente na huwag na magdeklara ng ceasefire. No? Tuloy-tuloy. No? In a way, maganda naman ang takbo. Tulad ng sinabi ko dito sa Davao Oriental, binigyan ko ng timeline ang ating mga military. No? Dapat tapusin ang insurgency by next year. Okay. No? Before the end of the term of the President Rodrigo Duterte. Okay. Gov, gusto ko lang malaman. Right now, you have your localized peace negotiations with the left. Are you having that right now? No, actually, wala ho kami. So, hindi ka na nakipag-usap? Hindi na kami. Sarado na kayo? Sarado na kami. Bakit ganun? Una is very successful na kami sa approach namin. Kung titingnan natin, itong CPP in PA, ikumpara natin ito sa parang isang aquarium. Yung armed forces nila is yung mga isda. Okay. Yung masa nila is yun yung tubig nila. Okay. Pag pinatay mo yung isda, dahil sa may tubig, magkakaroon pa rin ng isda. Pero pag inalis mo yung tubig, wala nang isda pwedeng mabuhay pa. So, very successful yung approach namin na ang dami nang nag-surrender ng mga masa. So, dahil sa ang dami nang nag-surrender na masa, mahihirapan na silang pumasok sa probinsya namin. Mahirapan silang pumasok sa probinsya. Ibig sabihin, hindi na sila pwedeng pumasok dahil hindi sila pwedeng mabuhay dito. Dahil ang bumubuhay sa kanila dati, isang masa nila. Okay. Gov Nelson, ano po ang pananaw ninyo sa kasalukuyang nangyayari? About red tagging, maraming mga pangyayari na binulat-lat ng pamahalaan. Itong anong koneksyon na makabayan black, ano ang kanilang mga tie-ups. Do you think it's high time na ilabas na lahat ngayon para magkaalaman na? Actually, matagal naman nating alam yan. Okay. Identified na natin kung sino. Aha. Ito na sinasabi ni Presidente na hindi rig-tagging sila. Aha. But instead, ina-identify na sila. Okay. Dahil matagal na silang kilala. Masaya ka dun? Of course, masaya ako. Dahil yun yung chance na magkaroon tayo ng kapayapaan dito sa bansa natin, Pilipinas. But kahit wala ba tayong doubt na ito baka hindi pwede o nilalahat na natin? Para sa akin, lahat na eh. Kasi papaano uunlad yung bayan natin kung magulo tayo? Dapat sa atin, magkaisa na tayo para umunlad tayo. Okay. The news about the killing of the daughter of a congresswoman who was an NPA, hindi ka ba na-shock doon nung nabalitaan ito? Actually, expected naman natin yan eh. Okay. Expected na natin yan. Ang daming nasa government position ngayon, no? Na ang kailang mga pamilya is actively engaged in involving na CPP NPA activity. Can you name names? Mahirap na ho. Okay. Pero yun na nga, nalaman natin na yung anak mismo ni Congresswoman. But you're saying government officials, saan hierarchy ng government departments? Actually, national hanggang local meron tayo. Like congressman? Yeah, meron Makabayan tayo. Black. Yeah. Makabayan Black? Oo. Kahit hindi Makabayan Black, meron ba? Meron rin, ang dami. Oo. Uh-huh. Sa Mindanao? Sa Luzon? Visayas? Specifically in Mindanao and Luzon. Okay. Okay. Governors, meron din? Wala akong alam sa governor. Pero ang alam ko is working in the government. Secretary? Not necessarily. So, how do you feel about this, Gov? They are paid by the people's taxes in here. Ito, magiging problema kaya? Actually, una ang tingin ko, baka isang paraan ng ating gobyerno o pera sila ng trabaho para magbalik loob sa ating pamahalaan. No? Pero of course, alam naman natin, mga hardcore yung iba, napakahirap natin i-convince. Congressman Zarate ko is saying, sana ang gobyerno
umupo pa rin sa CPP-NPA para pag-usapan ang kapayapaan. What's your take on that? Well, kaibigan ko, kumpare ko si Congressman Sarati, nagkasama rin kami sa Congress. Uh-huh. No? Pero para sa akin is matagal nang ginawa ng ating gobyerno. Ilang beses na nagkaroon tayo ng ceasefire, nagkaroon tayo ng pisto, pero kailanman hindi mananalo ang ating gobyerno dyan. Mananalo ang MPA dyan. Maliba na lang kung sabihin natin, pumayag ang ating gobyerno na ibigay na ang pang-gobyerno sa New People's Army. Yun ang katapusan ng usapan dyan. Pero kung sabihin mo mag-uusap para sa kapayapaan, isa lang hangad naman ng New People's Army. Ano? Na sila na yung gumawa ng gobyerno. Sila na yung pumalit. There has been reports accusing Congressman Sarate to have links with CPP-NPA. Do you believe so? Sa pagkaalam ko, may katotohanan yan. Unang-una, specifically, pag may mga anniversary ng mga New People's Army, nandyan yung mga presensya nila. Kung hindi ka konektado, bakit nandyan ka? Alam mo naman kalaban ng ating gobyerno, ang New People's Army, bakit nandyan ka? Would you urge our national government that during elections, hindi na pasalihin itong mga makabayan bloc and other person that is linked to the CPP-NPA? Do you think it's are you in favor of it? Para sa akin is dapat aksyonan na ni Presidente yan. Kasi habang nandyan yan, aksyonan na ni Presidente, huwag na dapat silang pasalihin pa. Kasi sabi nga, identified na sila. But is this not a violation of the Constitution? Actually, kung titingnan naman natin in Congress, lahat ng sector naman is well represented. Bawat district meron tayong representative that will represent all sectors within one district. You've been a fighter and a leader to end this communist insurgence. As it is now in the whole country, ano yung nakikita mo, pananaw mo, na sa iyong pagmomonitor ay dapat, ito na talaga ang dapat gawin ng gobyerno? Actually, unang-una, maswerte tayo. Dahil nagkaroon tayo ng presidente na tulad ni President Rodrigo Duterte. Na talagang very strong ang kanyang leadership. Decided siya, dedicated siya na dapat magkaroon ng kapayapaan ang ating bansang Pilipinas. Mm-hmm. Dahil kung manatili tayong magulo, mm-hmm, manatili tayong watak-watak, hiwa-hiwalay, mm-hmm, hindi aasinso ang ating lugar. Mm-hmm. So where are we now in the fight of the communist insurgency in the whole country? Actually, hindi ko masabi, hindi ko alam yung sitwasyon ng ibang lugar. Okay. Pero kung pag-usapan natin ang probinsya ko, tulad ng sinabi ko, okay, by next year, dapat tapos na ang issue ng insurgency in the entire province of Davao Oriental. Kung hindi naman natatapos yung communist insurgency sa ibang mga kalapit na mga probinsya ninyo, hindi masasabi ba natin na tapos na kayo? Of course, hindi. Patuloy yan. Patuloy yan dahan-dahan. May tiyatawag tayo recovery effort ng CPP-NPA. Sa nakikita ang probinsya mo, Gong, na medyo mahirapan at maapektuhan kayo sa mga boundaries ninyo? Actually, kung sa ibang region, I think. Pero kung pag-usapan natin ang Region 11, una, nagkaisa kami sa buong Region 11 na dapat tapusin na ang issue ng CPP-NPA. Mm-hmm. No, para magkaroon ng chance na ma-develop naman, mm-hmm, ang entire Region 11. Matapos masukol ang ilang mga leader ng NPA, kumpiyansa si Governor Dayanghirang na sa susunod na taon, mabubura na sa mapa ng Davao Oriental ang issue ng insurensiya. Ito ay bunga na rin ng pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at ng tropa ng pamahalaan sa pamumuno ng mga sundalo at pulisya na mahikayat na sumuko ang mga rebelde. As of now, we can say na talagang in terms of all the enemies, three guerrilla front, talagang masabi natin they are all now weakened a guerrilla front. Maybe because of a series of operations conducted by our counterpart, the Philippine Army, and nagkaroon ng positive result. Kaya talaga makita natin na in terms of manpower and in terms of firearms, talagang bumaba sila. Naninindigan ng maraming lokal na pamahalaan at maging si Pangulong Duterte sa pagbasura sa ceasefire sa NPA ngayong Kapaskuhan. Subalit kung ang Bishop ng Diocese of Mati na si Most Reverend Abel Apigo ang tatanungin, mas mabuting pairalin muna ang kapayapaan sa pagdiriwang sa kapanganakan ni Jesus. Christmas is really meant to bring peace. Our Lord is born in our midst, and that's why we celebrate with that. And I personally believe that it's good to sit down, stay put for a while, and let us allow everybody to celebrate Christmas without the cloud of fear.
So I would like to suggest that maybe in the spirit of Christmas, in the spirit of peace, that we can have ceasefire. As the local bishop of Mati, I really pray for peace and for mutual understanding. Issue One-on-One.